Yan po ang ating binasa ngayon. At sino sa inyong kauna-unahan nakakanta ng pasyon? Taas yung kamay niyo. Marami. Ito po ay mahigit 10 taon na natin ginagawa dahil itong pasyon ay kilalang kaugalian ng maraming Kristiyanong Pilipino na usually hindi sila gusto mag-Bible study. Ayaw nilang sumama sa mga fellowship, pero gusto nilang magbasa ng pasyon. Kaya ang ginawa po natin, sumulat tayo ng bagong teksto na talagang nakaugat sa Biblia. At pag ito, kinanta na nila, inawit na nila, ay daig na rin nila ang nag-Bible study. At ang ating layunin ay mapalitan yung mga tekstong binabasa ng marami nitong teksto natin na sinulat. At nang sa ganun, hindi man sila tahasang umaate ng mga Christian churches o Bible studies, ma-expose sila sa Word. And faith comes from hearing. At pag nadidinig na dedeklara ang salita ng Diyos, ito mga talab, kumikilos. Ito po ang goal ng pabasang Kristiyano. Tayo po ay bumasa mula sa Matthew 26:6-13, among other verses, ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, kasi mahal. Salamat Panginoon dahil kayo ay Diyos ng maraming estilo, maraming paraan. Dalangin namin mangusap kayo anuman ang paraan na siyang tatablan at dadaanan ng iyong pagpapala. Patawarin niyo po kami sa mga kakulangan namin, sa aming mga kasalanan. Marami kami mga pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at tunay na maging pagpapala ang pagdalo namin sa gawain ito ngayon. Ang mga narito ngayon, Panginoon, ay buhusan niyo ng masaganang pagpapala. Magpalakas kayo ng mga kahinaan, magpagaling ng mga kasakitan, at magpaliwanag ng mga kadiliman. Mangusap kayo, kayong hinihiling namin maging tagapagsalita, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ay aming dalangin na may pasalamat. Kasi mahal. Mateo 26:6-13, nasa Bethanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na Ketungin. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya ay kumakain. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbilisan na yon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Alam ito ni Jesus kaya sinabi niya, bakit niyo minamasama ang ginawa niya? Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Hindi pa may binubuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan niyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. At pagpalain tayo ng Panginoon sa pagbasa ng teksto ng Biblia sa Passion format at doon sa kanyang usual format. Let's take a look at the woman's gift. Yung regalo ng babae. Basahin ko isa-isa naman sa Ingles. Matthew 26:6-7. While Jesus was in Bethany, in the home of a man called Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. What was the woman's gift? A very expensive perfume. Kung atin pong kakarkulahin, sapagkat sinabi sa ibang references sa Bible, mahigit isang taong sweldo o kita ng isang tao yung halaga ng pabango. Na binasag niya yung lalagyan at buong-buong laman ibinuhos kay Jesus. Ito yung magkakahalaga ng higit sa 75,000 pesos sa halaga ngayon. Yan ang halaga ng pabango na sa isang iglap ay binasag yung lalagyan at ibinuhos kay Jesus. Mahal, expensive, kasi mahal or beloved yung binigyan. At yan napakaganda ang wikang Tagalog eh. Iisa yung word for mahal, expensive, at mahal, love. Ganon din, iisa yung word for mura, cheap, at yung mura na curse. So ang tanong, minamahal nyo ba ang mga mahal nyo o minumura nyo sa ibinibigay nyo? Pag mahal, mahal. Diba? Pagka minumura, mumurahin. Mahal ang ibinigay kasi mahal ang pinagbigyan. What was the disciples' reaction? Matthew 26:8-9. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. So they took offense. Minasama nila ang ginawa ng babae. They were indignant and they thought it wasteful. So yan, sayang. Ang mahal-mahal ng pabango. Kung sana ibinigay na lang niya ng buong buo, ibinenta natin yung pinagbentahan, pamimigay natin sa mahihirap. So, their principle was to sell at a high price
which at least, as I have said, is 75,000 pesos. Give the money to the poor. Now, this idea, mukhang maganda. Diba? Parang ang ganda naman. Ibenta na lang yan, ipamigay sa mahihirap. There was simplicity, austerity, and charity. Mga Christian ideals na pinapahalagahan ng lahat. Pagiging payak, matipid, at palamapagkawang gawa. Meanwhile, what was the Lord's reaction? Matthew 26:10-13. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." So Jesus rebuked his disciples. Sabi niya, "You are bothering this woman. Ba't niyo siya ginugulo? Sabi niya, you always think of the poor. You always think of the recipients. But you do not think of the minister. You do not think of me." Sabi, wala na kayong inisip kundi mahihirap. Tinutulungan na nga natin sila araw-araw. Pinapakain, pinaghihimalaan, tinuturuan, ginagamot, binibigyan ng halaga. Merong kaisa-isa na nakaalala sa akin, ako yung binigyan, papagalitan nyo pa. Amin ganun. You think of others, you think of the poor, you don't think of me. And this is the usual neglect that ministers and servants suffer from. Sila mismo, mga naglilingkod, hindi napapansin. Sa buhay, merong isang malungkot na katotohanan, yung palabigay madalas malimot. Yung naglilingkod madalas maabuso. Yung mabait nanineglect. Yung hindi pala reklamo, kinakalimutan na lang. And those who bark the loudest usually get the service. Yung tahimik lang na nagsasakripisyo, tahimik na nagbibigay, hindi napapansin, napapabayaan. At yun, ang hindi naman ipinahayag, pero maparamdaman nyo na may kaunting hinanakit. Sabi niya, yung mahihirap. Hindi mauubos ang mahirap sa mundo. Habang panahon may mahirap, matagal nyo silang makakasama. Paminsan-minsan, isipin nyo naman ako, sabi ni Jesus, kasi hindi nyo naman ako lagi makakasama. Ganun kuminsan na nangyayari sa buhay natin, akala natin yung mga taong mahalaga, tumutulong, mabait, mapagbigay, lagi na lang nandyan, nanineglect natin. Pero sabi, hindi naman lagi yun eh. Yung nagbibigay sa inyo ng problema, yung mga pabigat, mga pasanin, yan ang lagi nyong makakasama. Lalo't pinapakinabangan kayo, di lagi silang nandyan. Pero yung nagbibigay sa inyo, baka mawala. Baka hindi laging nandyan. Sabi ni Jesus, ako naman, hindi yun masama. Dahil yung pagkalimot doon sa naglilingkod, sa nagbibigay, is not the Jesus way. What is the Jesus way? Kasi karamihan, akala natin, kahit mga missionary, nineneglect na lang. Mga pastor, mga worker, mga teacher, nineneglect-neglect na lang natin kasi servant sila, pero hindi ganun ang style ni Jesus. Sa Mark 6:31-32, makikita natin yung style talaga ni Lord. Ang dami nilang tinuturuan, pinapagaling nila yung mga may sakit, tinuturuan nila yung mga mangmang, pinahahalagahan nila yung mga walang halaga sa lipunan, may mga naghihingalo, may mga patay pang mga binubuhay, may mga inaalihan ng masasamang espiritu, pinapalaya. Mahalagang trabaho yon. Pag ginagawa mo yun, baka hindi ka na magpahinga kasi araw-araw may bagong pasyente, may bagong kaso, may gutom na naman, may namamatay na naman dyan. Pero sa Mark 6:31-32, "Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, He said to them, 'Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.' So they went away by themselves in a boat to a solitary place." Kilala niyo ba yung aspect na ito ni Jesus? Daming tao, nagugutom, namamatay, may sakit, napoposes, andyan lahat. Napansin niya, sobrang napapagod na yung disciples. Sabi niya, "Tumahimik kayo, halika kayo, patahimik kayong umalis, tumalilis kayo dyan, tayo-tayo lang, lalayo dito para kayo makakain at makapagpahinga." Yan ang style ni Jesus. Hindi niya laging isinasacrifice yung worker for the sake of the people. Minamahal din niya yung worker.
Jesus cared for people, yes. But he also cared for the disciples. He also cared for the ministers and the servants. Ito ang kanyang ginawa. Ito ang kanyang halimbawa na dapat tularan. Sabi niya, the poor you will always have. Hindi mauubos ang paglilingkod. Kaya dapat ding bigyan at pagpahingahin ang mga workers. Ano pang reaction niya doon sa babae? He commended the woman. Pinuri niya, pinahalagahan niya yung ginawa ng babae. Sabi niya, what she did was necessary and useful and functional. Sabi, alam niya naman, malapit na ako mamatay. So ayan, napabanguhan na ako kasi wala namang magpapabang na naghihingalo ako. Pleasing. 75,000 of perfume ibinuka niya sa isang iglap. Gano sa atin naman ako? Yan, huwag ka na magbag. Diba? Huwag na tayo magsaya, huwag na tayo magparty. Pag nag-social mentality natin sa buhay for the sake of poor and the needy, hindi yun masama, pero may hangganan yun. Kasi ang tao man na mahal mo, tumutulong, kailangan din niya na attention. Kailangan din niya ng pagmamahal, kailangan din niya ng ligaya at aliw sa buhay. Hindi laging pagbibigay, hindi laging pagsasakripisyo. Nakita ninyo na, sabi niya, halik kayo, dahan-dahan, umalis kayo dyan, magpapahinga tayo, sobrang na kayong pagod eh. Pero sabi niya, Lord, may mga naghihingalo doon, may namamatay, laging may mamamatay. Ayan, ano muna sila, magpahinga muna kayo, kesa kayo. This is the aspect of Jesus that is usually not being taught from the pulpit because many religions would like people to sacrifice endlessly. Niya, magpahinga perfume, hindi niya pinang to think of Jesus. Was commended. The teaching is that we should also think of the disciples and the ministers and the worker. Kung minsan, ang mga tao, magpapadala sa inyo ng card, nawa po, gumaling kayo sa inyong karamdaman, marami pa kayong matutuhan. Parang, gusto mo lang ba akong gumaling para makapagturo ako? I mean, wala ka ba kahit konti pagtingin sa akin, nagagaling ako, just for the sake na gumaling ako? So, kung gusto mo lang akong gumaling para pakinabangan nyo lahat, para magturo na naman. You know, sometimes you can't help but feel that way. Many people probably don't mean it that way. But when they send you goodwill and they send prayers for you, it's always para marami pa kayong maturuan, para magamit pa kayo ni Lord, para ang halaga mo lang kasi spare part ka ng church, kasi machinery ka ng mission, pero ikaw bilang isang tao, nasaan yung halaga mo? Kung nawala ka ba ng ministry, wala ka ng kahalaga talaga, hindi ganun ang style ni Jesus. Sabi niya sa 1 Timothy 5:18, sabi ng scripture, for the scripture says, do not mock treading out the grains, his ways. Ginawa, Revision, suwa, etc. Ang worker, pababaya sa naglilingkod, sa nagmamahal, at sa nagbibigay sa kanila, kahit ito ay sa church, kahit ito ay sa pamilya, kahit ito ay sa magkakaibigan. Usually, yung masipag, lagi na lang siyang nauutusan. Yung may kusa, laging siya na lang ang napapagod. Yung mapagparaya at mapagpasensya, laging siya na lang ang nasasaktan. Because many people just get and forget, while some people give and forgive. Saan tayong side? Nakikita po natin yung teaching ni Jesus. Mahalin, bigyan, alagaan ang mahihirap, yes. Pero hindi lang mga mahihirap ang tao sa lipunan. Dapat alagaan din ang mayayaman. Alagaan din ang middle class, ang mga working, productive citizens, especially the taxpayers. Anong ginagawa ng mga politiko? Gusto nila lahat ng available fund, ubusin nila sa mahihirap. It's unfair. Nagtatrabaho, nagdisikap ng lahat para sila magkaroon ng bahay, lupa, kailangan ipon. Tapos ano naman ang gagawin ng mga iba? Gagantimpalaan nila yung biglang titira na lang dyan ng walang bayad para umalis, bibigyan mo pa ng lote, papagpagawa mo pa ng bahay. Ginagantimpalaan mo yung ganung uri ng trabaho at ang napaparusahan yung mga nagsisikap. Nasubukan nyo naman na nakapagpundar kayo ng konting lote, pagtingin nyo biglang may mga informal settlers na. Hindi nyo naman paalis dahil protected ng batas. Titirhan ng lote nyo ng 10 taon, hindi nyo na pakinabangan. Pagkatapos, pag gagamitin nyo na, kailangan nyo silang bayaran, himukin, kausapin. Sobrang kinikiling ng batas sa butante, kahit yung butante hindi nagbabayad ng buwis. Ang pinaparusahan yung mga nagbabayad ng buwis. So yes, mahalin natin ang mga mahihirap, o yan ay paraan ni Kristo, pero mahalin mo rin yung mga taxpayer, mahalin mo rin yung middle class, and even the rich, kasi tao rin yan na may kaluluwa at kailangan gantimpalaan ang kanyang ginagawa. There is very little that we know about the real style of Christ. Sabi pa nga sa New Testament, if anyone does not work, he should not eat. Sabi, hindi na magtatrabaho, ba't yung pinapakain? Nagiging akala natin, ang pagiging relihiyoso, pagiging Kristiyano, ipagkonsente sa katamaran. Kahit ano nalang uri ng katamaran, gantimpalaan mo.
Hirap na hirap ang mga nangangalakal, ang mga namumuhunan sa ating bayan. No? Kaya tuloy, nagkakaroon ng mga unfair practices. Ano mga employee natin? Pagka magsi-six months na, tatanggalin mo na. Bakit? Eh kasi pag nag-six months at naging regular, ilalabas sa lahat ng masasamang asal. Sasali pa sa union, ibabagsak ang kumpanya, nadadala yung mga namumuhunan. Kawawa din tuloy yung mga manggagawa, tinatanggal yung iba kahit deserving. Sa takot ng mga namumuhunan, na magsara, mapagwelgahan sila. Dapat natin unawain yung buong yan, ang tunay na pag-ibig, hindi lang sa isang sektor, hindi lang sa tumatanggap. Titingnan mo rin yung nagbibigay, yung nagpo-produce, the very productive members of society must also be loved and protected. Hindi uubusin ang buwis ng taxpayer sa pagkupkup sa mga tamad at mga abusadong mamamayan. Hindi ko sinabi pag mahirap, tamad. No? Pero sabi natin, napakaraming tamad na hindi na tuloy nagsisikap. Kasi kinukupkup, puro libre, bigay libre, lalo eleksyon. No? Ang pinapamigay ng mga politiko, pera ng bayan, ipinamimigay para magkaboto sila. Nakakabuti ba talaga yan? The politicians are always taking care of the poor. The poor kunwari. Pero yung mga ginagastan nilang pera, galing sa taxpayer, hindi yung galing sa poor. You see, the inequity in society because people don't internalize the true meaning of Christianity, what it means to believe in and to follow Jesus. Meron dapat katuwiran, merong katarungan. Isang lesson natin ang maaaring mapulo dito, babae, nag-offer ng napakamahal na perfume, sa tingin ng iba, sayang, dapat ibinigay sa mahihirap. Pero hindi nang hinayang si Jesus, pinuri niya yung babae. Sabi niya, itong kasulatan na ito, itong magandang balita ng Biblia, saan man ipahayag sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon, babanggitin ang babaeng ito at papapurihan siya. The woman was memorialized. Bihirang-bihirang karakter sa Bible ang binigyan ng ganitong parangal para sa pag-aaksaya. Kung pag-aaksaya ba doon? One thing we learn from the character of Christ is that what is offered in faith, what is offered in love is never wasteful. And it is never wasted. The unbeliever will say, sayang mga bulaklak na inilalagay nyo sa mga altar at sa mga dambana. Unbeliever kasi siya. The unbeliever manghihinayang sa mga kandila na sinisindihan, sa mga insensong pinapausok, sa mga prutas na inihahain tulad ni Cain, ng mga karne na inihahain tulad ni Abel. Kasi ang hindi mananampalataya, hindi nauunawaan ang halaga ng pagbibigay mo ng the best, ng pinakamaganda. Kung may mga kamag-anak kayong hindi mananampalataya, nagagalit sa inyo, punta kayo ng punta sa church, tatanungin ka pa, talaga ba nagtatype ka doon? Di ba? Yung nangihinayang sila sa ganung mga bagay, wala, naku, naloloko ka doon. No? Sayang, ganito, ganyan. Inuubos mo yung oras mo doon, hindi ka gumawa ng ibang negosyo, etc., etc. Anything offered in the altar of faith, in the altar of love, is never frivolous. That is what we learn from Jesus. Hindi pag-aksaya ang anumang bagay na nilalagay mo sa dambana ng pananalig at pag-ibig. Ano man ang ibinibigay nyo sa Diyos, ano man yun, nangihinayang man ang mga tao hindi nananalig, hindi yun pag-aksaya sapagkat nakikita ng Panginoon yun. As we can see, in the very example of Jesus, sabi niya, all throughout time, this woman will be remembered. Hindi niya yung sinabi kahit kaninong disciple. Itong babaeng ito, binigyan niya ng ganong pahalaga. Nakikita natin yung anuman ang ibinibigay mo sa iniibig, sa mahal. Huwag yung panghinayangan. Misa nagbigay kasi isang tao na mahal mo, binigyan mo na binigyan, tapos hindi ka naman minahal. Huwag mong panghinayangan kasi ibinigay mo in the name of love. In the name of love, in the name of faith, nothing that you give is wasted or frivolous. Why? Because great love and great faith, like great faith, is extravagant. Great love and faith is expensive. It is lavish. Hindi yun sayang. All the resources of the planet come from God. May nilagay ka dito, inilagay mo sa altar ng Panginoon, umalis ba sa planeta? Sayang ba? Walang sayang. Mahal, kasi mahal. Mahal ang ibinibigay kasi mahal ang pinagbibigyan. Ang tanong, mga kapatid, minumura ba natin ang Diyos sa ibinibigay natin sa Kanya dahil mura? Minumura ba natin ang mahal natin sa buhay dahil ang ibinibigay mo? Mumurahin. Mga tipid na pansin. Mga tipid na alaga.
Iasawa mo yan, kasintahan mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, tapos tipid na yung pagtingin, ang kurikuripot mo sa pagmamahal, sa puri, sa hima, sa taplos, sa pagbibigay. Hindi mo malang mabigyan ng special day, puro kayo pagtitipid. Hindi rin naman kayo yumaman ka, titipid. No? Hindi mo malang makaranas sa'yo ng masarap na panahon, masarap na pagkain, puro na lang pagiging practical ang iniisip mo. Yung practical para mabuhay, to exist. Pero para magkaroon ng tunay na buhay, kumisang dapat lavish ka. Eh, hindi ka na masyado nag-iisip. Sige, kainin natin yung gusto mo. Total, hindi ba natin kainin yan? Wala din tayong pera next month eh. Makatigim naman tayo kahit konting ginhawa, konting saya. Tulad nakikita natin sa Panginoon. Mahalin ang mahal sa buhay. Bigyan ng mahal, ng mamahalin. Ano po yung mahal at mamahalin? Hindi yun halaga. Yung abot kaya nyo. Yan ang mahal. Ngayon, kung abot kaya mo, choknat. Mahal yun, kasi yun lang ang kaya mo, binigay mo pa rin. Nakita niyo yung babaeng balo na nagbigay ng dalawang maliliit na barya? Sabi ni Jesus, yan ang pinakamalaking donor dito. Tapos nagtataka yung mga disciples, bakit naman siya pinakamalaking donor? Ang liit-liit ng hinulog niya. Eh, yun na yung lahat-lahat sa kanya. So, hindi yung halaga at tinitingnan, kundi yung gano'ng kahalaga sa'yo yung binigay mo. Baka ang laki nga, pero baliwala, barya pa rin sa'yo, kasi ang dami mo naman, barya pa rin yun sa tingin ng Diyos. So, hindi mo sasabing mahirap lang ako, hindi ko pwedeng mahalin ang asawa ko. Kahit dahon ng kamatsili na sinulatan mo ng I love you, pag binigay mo sa kanya, yun ang best mong pwedeng ibigay, mamahalin yun. Kesa sa kwintas na 18 karat, tapos binhagis mo sa mukha niya, ayan ang kwintas mo, bali wala. Sabi, better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf where there is hatred and strife. Kaya lahat natin magmahal kung gugustuhin natin eh. Ang tanong lang, meron ba tayong effort? Mga anak, umuwi kayo sa magulang nyo araw-araw, nakapagbitbit na ba kayo kahit ano man lang na pasalubong sa magulang? Kahit kalahating siopaw, dahil kinain nyo na yung kalahati, nagutom na kayo eh. Mami, kalahati na lang yung nakarating. Baka mamaya, bigyan pa kayo ng pambili ng jumbo siopaw next time, no? Para medyo malaki naman yung matira sa kanya. Nakapagpasalubong na ba kayo kahit kailan sa asawa nyo? Kailan yung huli? Yung mga nagbibigay sa inyo, nabigyan nyo na ba kahit ano? Nasuklian nyo na ba ni ano? It doesn't have to be economically expensive. Pero alam nyo, pag mahal kayo ng tao, tapos binigyan nyo, kahit bato lang na pinulot nyo sa daan, hinugasan nyo, binabot nyo, ang halaga nun, kasi mahal kayo eh. So yung pagmamahal, I think ito isa sa mga lessons na dapat ating balikan. Yung Holy Week is not only about yung pagpapako sa krus, kamatayan, pagkabuhay na muli. Well, it is the central message. Pero pag yun lang lagi ang tiningnan nyo, taon-taon, paulit-ulit na lang yan. Magdudugo ng teka nyo sa leksyon na alam nyo na, tapos replay ng replay. So tinitingnan mo, ano mga ibang tinuturo ng Panginoon? Sa paghahanda para sa kanyang kamatayan, ito yung nangyari. Hindi niya sinisi ang babae sa mahal ng ibinuusap sa pabango, pinuri pa niya. Sabi niya, sa lahat ng panahon, pag-uusapan ang babaeng ito. At tunay, pinag-uusapan nga natin ngayon. Napakahalaga na pag nagmamahal tayo, give your best. May aalagaan kayo, alagaan nyo na ng husto. Baka gumaling na, hindi na kayo nakapag-alaga. Wala na kayong chance. So habang may sakit, alagaan nyo. O baka mamatay, lalo hindi nyo na maaalagaan. So habang may sakit, opportunity yun para mag-alaga ng mahal sa buhay. Kasi dalawa lang naman ang pwede manggari dyan eh, gumaling o mamatay. In both cases, you will have no opportunity anymore to take care of the person. So pagkakataon yan, times of weakness, times of sickness, times of poverty, it's a time when you come to the rescue, when your love must become real. At walang sayang pag ibinibigay galing sa puso dahil nagmamahal ka. Yun ang tinitingnan ng Diyos. Ganun din, sa mahal na paniniwala, sa ating mga convictions, mga layunin natin, paninindigan, binibigyan din niya ng mahal na regalo para magkaroon ng kahulugan. Pinaghihirapan, pinaninindigan ang ating mga paniniwala. So, sino ba ang inyong mahal sa buhay? Siyempre, ang Diyos dapat alaya ng dakilang handog. Hindi lang ang Diyos. Dapat ang mga mahal natin sa buhay alaya ng dakilang handog. Lalo, yung lalong nagbibigay sa inyo, nagmamahal, nagmamalasakit, suklian ng iba yung kabutihan. You can never be wasteful in the extravagance
of your affection as we have learned from the Lord. Tayo magbulay-bulay, Ama namin, sa pagbubulay-bulay namin ng mga kahulugan ng mga mensahe ng Holy Week. Nais namin ngayon tingnan kung kami ba nagbibigay sa inyo ng best talaga. Yung mahal, yung mahalaga. In terms of giving our time, our talent, our treasure, barya-barya lang ba ang binibigay namin sa iyo? Ganon din, gusto namin reviewin, Panginoon. Paano ba namin binibigyan yung mga mahal namin sa buhay at nagmamahal sa amin? Extravagant ba? Lavish? Abot kaya? O pinapabayaan ba namin sila? Magbulay-bulay tayo mga kapatid at hayaan ang leksyon sa pagbubulay-bulay na yan maging malaking pagpapala sa atin sa paggunita natin ng sakripisyo at pag-ibig ng Panginoong Jesus. Sa ilang saglit, mag-isip-isip, makipagniig sa Espiritu ng Diyos.